Okay, so what is up guys, no? So wala na tayo intro-intro kasi feeling ko hindi bagay sa akin. So ngayon, diretso na agad tayo dito sa charts. So now, nandito na nga tayo guys dito sa chart natin. This is in the 4-hour time frame, no? So itong ating support, long-term support nga is na break na niya. Kung mapapansin natin is nasira na niya yung support na yan, 'di ba? So ngayon is nagta-try si Bitcoin i-break yung ating daily resistance, which is itong white area na to, white resistance box, 'di ba? So yeah, so if you will ask me, ano yung nakikita ko? So ito nga, if itong falling wedge ito is nag-play out, already hit na yung target niya, 'di ba? So alisin ko na yan. And then, if pupunta tayo dito sa daily, meron nga tayo nakikita ang potential bearish divergence dito, mga load cakes, mga guys, hindi ko alam mga tawag sa inyo, mga push traders, mga ka-push traders natin dyan, no? So, hindi ko alam kung anong tawag ko sa inyo, pero for the meantime, yun, guys muna, no? So, guys, so currently, ayun yung nakikita natin sa daily, potential bearish divergence, and then, potential bearish cross ni MACD. So, kung pupunta tayo dito sa 4-hour time frame, mga guys, is ito yung papakita ko sa inyo. So, alisin ko muna yung bearish divergence line. So, hindi pa naman nahihit yung target ni bullish pennant. Okay? So, I will show you this. I will show you this. Something like this. Something like that. Something like that. This is an area to be watched, no? If ever. Kasi kung makikita natin, this is a rising wedge. I am not quite sure if this is valid, pero makikita natin dito is ano siyang 1, 2, di ba? So, possible na kasi ang rising wedge is a bearish pattern, which is ang normally, ang tinatarget niya is itong hanggang dito sa ilalim. So, now, hindi ako 100% confident dito sa pattern na nakita ko since this is the 4-hour time frame at masyadong malayo yung gap nilang dalawang bounce. So, hindi ako quite sure. Pero, if ano natin itong support area na ito, nakatatlong bounce na siya dito. Diba? So, dito sa resistance is 1, 2, 3, 4, and 5. Untogs na siya. So, I think that this is area. Itong mga area na ito at ito is a significant area to watch out for. Okay? So, yan. Normally, ang target ni rising wedge is yung kanyang bottom. Pero para conservative tayo, pwede nating first target natin, if ever na mag-breakdown itong ating rising wedge dito, is ito. First target conservative is 37.7K. And then the last target would be around the 29.3K area. Kasi yun yung ilalim niya. Kumbaga yun yung bottom part niya. Di ba? And then, looking back dito sa ating 4-hour chart kay Bitcoin Dominance, it looks like Bitcoin Dominance gets some rejection dito sa ating squeezed EMA area, which is ito. Diba? Squeezed EMA areas na yan since magkakasalabid na yung ating mga tag dito. EMA levels. So, what's possible to happen now is i-retest niya ulit itong area na to. And then, if hindi siya agad mag-support, possible siya magdire-diretso pa baba. Diba? So, normal yan. This is a rising wedge as well. Diba? So, breakdown, retest ng support to confirm as a resistance na bago. And then, tsaka siya magtutuloy-tuloy. No? So, possible pa rin na magkaroon ng altcoin season. And kung magkakaroon ng altcoin season, gusto natin na medyo either sideways si Bitcoin or magtuloy siya pataas with a volume, di ba? Pero yun nga guys, dahil weekend ngayon, Saturday, ayaw natin na makakita ng pumps masyado kasi it will leave some, what do you call this, gaps in the CME chart, di ba? So dito is medyo tigil na si CME chart, diba? Hindi na siya gumagalaw. So yun lang guys, reminder lang, okay? As always, hanggang dito na lang tayo. I'll see you in the next video. Don't forget to always seek your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. And yeah, subscribe to the channel and this is the description.
Let's go.